stress. Now, this afternoon, ang ating pong pag-aaralan is God's Amazing Grace. Ang title po ng ating ano ay God's Amazing Grace. Ay, buksan po ninyo ang inyong Biblia in Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Grace is not so popular topic dahil una-una pinag-usapan po natin ang biyaya. Biyaya ng Panginoon ang grace. Una-una hindi kasi ang mga tao sanay tayo ng nagyayabang. Whether you accept it or not, whether you are aware or not, ang totoo po, ang tao talaga ay mayabang. We want to be, parang gusto natin lagi tayong napupuri. Gusto natin parang na-appreciate yung effort natin. Diba, tatampo ka kapag hindi ka napapansin, hindi nakikita yung mga ginagawa mo, hindi ka na-re-recognize, you feel something bad. At hindi rin popular tong grace na ang biyaya sapagkat sanay tayo ng parang give and take ng reward system. Para bang kapag ikaw ay meron kang ginawang maganda, you expect something good na tatanggapin. Diba? Kapag binigyan ka ng, pag binigyan mo yung kapitbahay mo ng isang mangkok na ulam, parang nag-i-expect ka rin, diba? Kahit hindi mo sabihin yan, nag-i-expect ka ng parang, you want something in return. Ano gagawin mo sa akin? Diba? Parang meron kang gustong tanggapin sa akin. Ganun yung sanay natin na sistema eh. Kaya kapag pinag-usapan natin ang biyaya ng ating Panginoon, God's Amazing Grace, ay parang somehow may nananatili at the back of our mind na hindi natin talaga nauunawaan kung gaano kalaki ang biyaya ng ating Panginoon sapagkat ginagamit natin yung mga nararanasan natin at yung kung paano yung sistema ng mundo. But tonight, this afternoon, ay titingnan natin po doon sa biyaya, ang biyaya ng Panginoon mula po doon sa kanyang salita. Now, let's turn our Bible in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabi po dito, dahil sa kagandahan loob ng Diyos. By the way, yung iba-iba po yung salin nito. Ang iba, yung grace ay kagandahan loob, yung iba ay biyaya. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, at hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Very, very specific ang pinakita dito na ito ay regalo sa atin ng Panginoon. Wala ka may pagmamalaki, hindi dahil ito sa iyong kabutihang ginawa. Now, in Greek, ang salita pong grace ay charis. Sabihin niya po natin lahat, charis. Dito po nila kinuha yung salitang charismatic. Ang ibig sabihin ng grace ay gift. Sister Grace. Gift. Unmerited favor. Regalo po yan sa ano, ibig sabihin nun. Kayo ba pag nagregalo, pag pinag-usapan natin ang regalo, siyempre, walang bayad po yun. Di po ba? Baka mamaya, ngayon nga po, ano po, nung nakaraan ay nag-birthday po kami, may magbigay na regalo, sabihin sa akin, Pastor Jake, gift ko, 2 gifts na lang. Yeah, Pastor, ito po, regalo ko po sa inyo, next week na ang bayad. That is not a gift, di ba? Ibang hindi regalo ang tawag po doon. Ang tawag po doon, kulugan. Bombay. Bombay po ba? Sa ibang ano lang yan, di ba? Now, kapag pinag-usapan natin ang biyaya, ito ay, ang ibig sabihin po niyan ay undeserved, unearned, unmerited. Pag sinabi natin undeserved, you do not deserve. Hindi ka karapat dapat, pero binigyan ka. Diba? Sabi ko nga, hindi natin na, ang hirap unawain sapagkat tayo, sanay tayo sa deserved na blessing. Ibig sabihin, mga minamahal natin yung mga taong kaibig-ibig. Di po ba? Ang mga ini-invite natin, yung mga, pag meron tayong handaan sa bahay, ang ini-invite natin, yung mga, may mapapala tayo. Di ba? Pag nagbibigay ka rin din ng regalo, ang binibigyan mo, mas espesyal doon sa mga taong may matatanggap kang mas malaki.
Di mo ba? Sanay tayo dun sa ganun deserve. Pero pag sinabi natin undeserve, you don't have any merit. Ikaw yung kawawa, pero you still receive the blessing. Hindi ikaw na yung naka-offend, ikaw na yung nakasakit, but you still receive the forgiveness. That is grace. Pag sinapag pinag-usapan natin ang biyaya, yung mercy po ay lagi natin pinapaliwanag, iba yung mercy, iba yung grace. Hindi po pangalan sa umisiyo si Mercy at si Grace. Kasi ginagamit si Mercy at si Grace. Yung mercy po, ang ibig sabihin po ng mercy, dapat kang paluin dahil nagkasala ka. Halimbawa, si Joshua, nag-inom. Dapat paluin. Pero may mercy, hindi pinalo ni Sister Baby. That is mercy, dahil naawa. Anak, bunso ko to eh. Pero yung grace, iba pa po doon. It goes beyond doon sa awa. Ang grace, nagkasala si Joshua, hindi na pinalo, ginalibi pa. Hindi tayo sanay doon. Sanay tayo kapag napalo, pag nakabasag ka sa bahay, humanda ka sa tatay mo. Diba? That is why, ganito rin yung thinking natin when it comes to God. That when you have done something wrong, para bang takot na takot ka. Hindi ka makalapit, nahihiya kang lumapit sa ating Panginoon. And even sometimes, ang church, ay tumutulong doon sa condemnation. Kapag may mga taong nagkamali, may mga taong nag-fail, ang church ay nakakatulong sa pag-condemn. That is why may mga taong ayaw pumasok ng church. Let me tell you this, hindi natin trabaho mag-condemn. Look at yourself. Before we condemn, we do not deserve. Hindi rin tayo dapat, hindi rin tayo karapat dapat sa pagpapala ng Panginoon. Tabla lang tayo sa pagiging makasalanan sa harap ng Panginoon na tumanggap ng kanyang awa at biyaya. Amen? Kaya kung may mga tao pong pumapasok dito sa loob ng simbahan, may mga ano tayo na alam natin, kilala natin ang buhay, please don't condemn. Don't throw any condemnation at all sa ibang mga tao. Because first and foremost, God loves them as God loves you. Mahal sila ng mga tao, na mahal sila ng Diyos kung papaano kang minahal at pinatawad ng ating Panginoon. It is undeserved, it is unearned, wala kang ginawa, wala kang pinagtrabahuhan. Walang pogi points kay Lord. Hello? Walang pogi points kay Lord. Walang paligsahan sa ating Panginoon. It is unearned, it is unmerited. Hindi dahil sa galing mo, husay mo, sikat mo, talino mo, galing mo, anything about you, wala. Walang kinalaman as in. Yung unmerited, yung favor ng ating Panginoon, yung grace ng Panginoon sa atin, it is unmerited. He gives it to you anyway, without any condition. Amen? Ang hirap po talaga, sa totoo lang, ang hirap isip, mag-grasp ng ating maliit na kaisipan at napaka-condemning na puso yung napakalaking pag-ibig ng ating Panginoon. But nevertheless, the grace of God is so much bigger than all our shortcomings. Ang kagandahang loob po na ginawa, ito ang grace po ay kagandahang loob na ginawa sa atin ng Diyos na walang bayad sa kabila po ng pagiging hindi natin karapat-dapat. May mga bagay, you may look good sa ibang tao. Yung sa tingin po natin sa labas, pwede po tayong maging mabuti. Na maganda yung katayuan natin, parang ang bait-bait mo. Pero let me tell you this, sa ating Panginoon, wala kang may tatago. He knows the very deep secret of your heart. Yung mga bagay na hindi mo sinasabi, alam ito ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon the very intention of your heart. Alam ng Diyos kung bakit mo ginagawa lang ito. Alam ng Diyos kung ano yung mga pinakatatago mo. Alam ng Diyos yung mga bagay na hindi alam ng tao tungkol sa'yo. But He still loves you the same.
binibigay niya sa atin sa kabila po ng ating hindi pagiging karapat dapat. Hindi natin ito pinaghirapan. Napakalinaw ng sinabi ng verse 10. In verse 9, hindi dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Why hindi? Kaya nga, ayaw na, kung minsan ayaw natin pag-usapan dahil hindi tayo bida pagdating sa grace. Pag pinag-usapan natin ang biyaya, walang ibang bida kung hindi si Jesus. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, to understand this, to have a deeper understanding dito, tingnan natin yan, ito po para maunawaan natin, we have to understand first that all of us are sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. Naniniwala ka ba doon? Amen. Pag sinabi natin sinner, patay sa harap ng Diyos. Spiritually dead. Ang wala pong level ng pagiging patay sa harap ng Panginoon. Ang patay ay patay. Hindi pwedeng 50% na patay. Pag sinabing patay, patay ka. Patay talaga po yon. Maging sa kasalanan din po ay wala pong, hindi po mortal sin, venial sin o maliit na kasalanan. Sa harap ng Panginoon, pagkasalanan po, it separates you from God. Patay tayo doon sa harap ng ating Panginoon. Kaya ang pagiging sinner ay pagkawalay natin doon sa ating Panginoon. Romans 3:10 says, ang sabi dito ay sinasusulat, walang matuwid kahit isa. Maging ang pinaka-idol mo na tao na tingin mong napakabait, kinikilala niyo mga spiritual leaders, they are all sinners. Amen? Kahit ang kinikilala, kahit ang mga inordain ng mga tao na bishop, pope, santo, all of them are sinners. Amen? Romans 3:20. Pag sinabi pong all, ano ibig sabihin ng all? Lahat. Ang galing Tagalog lang po yata yun. Pag sinabi natin all, walang exempted, di ba? Lahat natin yung Tagalog na, no? Romans 3:23, sapagkat ang lahat, binanggit na naman yung lahat dito, sapagkat ang lahat, 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. Huwag na tayong mag-pretend na tayo ay magaling. Huwag na tayong mag-pretend. The safest place for us, mga kapatid, is to place yung sarili po natin sa isang humble position. The moment na ilagay mo yung sarili mo, mas magaling ka doon sa katabi mo, o i-compare mo yung sarili mo sa kanya, Pastor, ako ganito lang naman po yung ginagawa ko, itong katabi ko, Pastor. The moment you compare yourself sa ibang tao, nagiging self-righteous na tayo. Nakukuha po ninyo? The moment na sinabi mong higit na mas malaki yung kasalanan ng katabi mo, ito po, yan, kilala ko po yan. You become self-righteous. At ang sabi ng 3:23, kasama ka doon sa mga nagkasala. Kasama ka doon sa ipapadala dapat sa impyerno. Amen? Now, sa pagiging makasalanan, lahat po tayo ay pantay-pantay. We all deserve punishment. And according to 6:23 ng Romans, ang kabayaran po ng ating kasalanan ay kamatayan. Lahat daw po yun ay, paparusahan tayo dapat ng kamatayan o walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon. In Isaiah chapter 53 verse 6, we are all like sheep have gone astray. Meron tayong kanya-kanyang gustong puntahan. Totoo lang naman po. Napakalinaw talaga ng sinabi ng Biblia. Lahat tayo para tayong mga tupa na kanya-kanya ng lakad. Nahiwalay tayo sa ating Panginoon. Diba? Kung hindi naging mabuti ang Diyos sa atin, wala ka dito ngayon. It is because of the goodness of God that you find yourself inside the church. Ilang beses na natin tinakbuhan ng Diyos. Ilang beses na natin tinakpan yung tenga natin sa mabuting balita ng ating Panginoon. But still, the love of God finds you. At dinala ka niya dito sa kanyang paanan. Para daw tayong mga tupa na nagkakanya-kanya ng plano. Meron kang gustong gawin sa buhay mo. Nakalimutan mo na ang Diyos. Ang gusto mo lang maging masaya. Ang gusto mo lang matupad yung ambisyon mo. Ang gusto mo lang maging konbinyente ka, komportable ka, kung ano yung magbibigay sa iyo ng pleasure. That is all what we want. Pero sa kabila nun, ng ating pagkaligaw,
ang biyaya ng Panginoon ang nakatagpo sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, let me correct yung term na nasumpungan ko ang Diyos. Hindi po natin nasumpungan ang Diyos dahil hindi po kailanman naligaw ang Diyos. Ang naligaw po ay ikaw. Nasumpungan ako ng Diyos. Amen po ba? Kapag tayo ay nagsasalita ng mga testimony natin, nasumpungan ako ng Diyos. Hindi po nasumpungan ko ang Diyos. Dahil hindi natin hinahanap ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ang nakatagpo sa atin. At nakita kanya, hindi nung ikaw ay nagpapakabait at nagpapakabuti. Nakita kanya nung ikaw ay hindi karapat-dapat. Pangalawa, para ito ay higit nating maintindihan, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ang parusap, ang marapat lang po na tayo dito ay parusahan. 6:23 ng Romans, sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran daw po ng ating kamatayan, ng ating kasalanan, ay kamatayan. Because of our sins, hindi po yung mga ginagawa lang natin, dahil sa ating katayuan na pagiging makasalanan, ang destinasyon po natin talaga ay impyerno. Now, come to think of it. Paano kaya yun kung isang araw pagising mo ay impyerno ang pupuntahan mo? Na iniisip pa lang po natin yon, hindi na natin parang napakahirap na. Dito pa nga lang sa Japan, pag nag 30 degree, parang ang hirap na po ng ating pakiramdam. Di ba? Pag nawalan ka nga lang ng pera, parang impyerno na. Di ba? Pag dumaan ka nga lang sa problema, kala mo impyerno na. How much more, mga kapatid, yung parusa ng eternity na hiwalay ka sa ating Panginoon and forever you will experience yung hindi namamatay na apoy, torment, yung lahat nagsisigawan, lahat nagsisisihan, lahat. Ang hirap nun eh. Yung pressure talaga. Grabe yung pressure nun. And now, ang kabayaran daw po ng ating kasalanan ay yung parusa po na yun. Eternal punishment apart from separation from our God. Ito po ang karapat-dapat doon sa lahat ng mga doon sa lahat ng mga naging makasalanan, at isa ka doon. Isa tayo doon sa mga candidate tayo doon sa pupunta dapat ng impyerno. Amen. Alam kong ayaw niyo pong pumunta ng impyerno, pero nakakalungkot ang mga kapag ang isang tao ay hindi po talaga nakakilala kay Kristo. Kung wala silang relasyon kay Kristo. Pangatlo, dahil sa pagiging makasalanan natin, tayo ay dapat parusahan. At ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, tayo din daw po ay patay sa harap ng ating Panginoon. Nung hindi ka pa nakakakilala sa Diyos, kahit ikaw ay naglalakad, God sees you dead. Ephesians chapter 2 verse 1, noong unay mga patay kayo. Ang tinutukoy po dito, hindi physical, hindi po yung katawan. Dahil kausap na eh, hindi po physical, ibig sabihin nakakarinig ka. Ang tinutukoy ni Paul dito ay yung spirito mo. Before you came to know God, you are spiritually dead. Mapasok ka sa kaysa, nagtatrabaho ka, may pera ka, ano ginagawa mo, you are spiritually dead and it is good as nothing. Wala kang kabuluhan. Kaya nga sabi ng Matthew 16:26, ano nga mapapala ng tao kung makamtaman niya ang buhay ng kayamanan ng buong mundo kung mapapahamak ang kanyang kaluluwa? Ibig sabihin, ng isang taong patay spiritually, it is good as nothing. Even you have all the wealth of the whole world. Walang kwenta po iyon. Amen? Nakakita na kayo ng patay, hindi po ba, pag dumadalaw kayo ng ano? Yung patay po ba kapag, halimbawa, nasunog yung ano, yung pinagbuburulan? Aalis ba yung patay? Yung patay ba, halimbawa, merong nagkagulo at umaalis na dun sa ano? May tutulong ba dun sa patay? Wala, hindi po ba? Hindi, kung wala palang tutulong dun sa patay, walang magagawa yung patay. Now, ganito din yung kalagayan natin sa harap ng ating Panginoon. If somebody will not help you, kung walang magliligtas sa'yo, you will forever be dead. Ang ibig sabihin,
mayroon lamang pong nagbigay ng buhay sa atin. Kaya ngayon, nagkaroon ka ng reason for existence. Kaya ngayon, ikaw ay nagkaroon ka ng buhay. It is because somebody has given his life for you. Binigyan lang tayo ng buhay ng ating Panginoon. Yung kanyang napakalawak na pag-ibig, nakita niyang ikaw ay patay dahil sa kasalanan, hindi ka nakarapat dapat, pero ang ginawa ng ating Panginoon, ibinigay niya yung kanyang buhay kapalit ng iyong kamatayan. Siya ang namatay doon sa krus para doon sa kapalit na buhay na ibibigay niya sa atin. Nabanggit ko kanina, walang degree ang deadness. Hindi po ba pwede na sabihin, ako pastor, half dead lang ako nun. Ako po nagpapatay-patayan lang. Ako po nahimatay lang. Wala po, lahat daw tayo patay. Lahat tayo walang pag-asa, as in hopeless. It's just because somebody did something good for us, ang ating Panginoon nagbigay ng kanyang buhay. And subalit, ito po ang magandang balita. Yung kanina pong binanggit ko, masamang balita po yun. Makasalanan ka, papunta ka ng impyerno. Ang dapat po sa atin ay parusa at walang magagawa ang anumang kakayanan natin, connection mo, yaman mo, talento mo, walang magagawa ito. Ito po ang mabuting balita. Sa John 3:16 sabi, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. I want you to read this personally. Very, very popular po kasi itong verse nito, but sometimes dumadaan ito, nababasa natin ito na para bang dumadaan lang sa atin ng ganon. But please, read this very personal sa atin. Gayon ka na lang, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, Sister Grace. Di po ba? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, Sister Joy. Mas magiging ano sa atin to, mas may dating sa atin ito, pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus na walang kasalanan, he doesn't deserve to, wala pong kasalanan na nagawa ang ating Panginoon, hindi siya dapat mapako, hindi siya dapat maparusahan, nevertheless, he died for you. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi ikaw ay mabigyan isang buhay na walang hanggan. Dito natin makikita ang biyaya ng ating Panginoon. We do not deserve anything, any blessing from God. Pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, ang nakita niya sa iyo, hindi yung kamalian mo, kung hindi nang ibabaw ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Ang biyaya ng Panginoon, pakinggan nyo to, ang biyaya ng Panginoon, higit na mas malaki sa kakulangan mo. Walang pangit na nakaraan sa'yo na hindi kayang patawarin ng Diyos. Alam po ninyo, kung mauunawaan natin kung gaano tayo, kung gaano kalaki yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon. And no wonder, hindi po ako nagtataka ang mga tao sa Biblia na nakaranas ng biyaya ng Panginoon. God turned them talagang 180 degrees. Baliktad talaga yung buhay nila. Kung gusto nating maunawaan ang biyaya, tanongin nyo sila sa Keo na nagnakaw, hindi karapat dapat doon sa paningin ng mga tao. Galit sa kanila mga kapitbahay. Kasamahan niya sa loob ng ano, galit sa kanya. But when he met Jesus, sabi niya, hindi ko na kailangan ng yaman na to. Lord, baka may feeding ministry kayo dyan. Baka may bibili pa kayo sa church, Lord. Ito yung pera, gamitin na natin. Pinamigay niya ang kanyang kayamanan. Kung gusto mong maunawaan ang biyaya, tanongin mo yung babaeng na huling nakikiapid. Caught in the act, alam, nakita right doon sa kanilang ginagawa. Nahuli yan, dinala yung babae doon sa harap ng Panginoon. Sabi ng mga pariseo sa harap ng Panginoon, Lord, nahuli namin itong babae na ito. Gumagawa ng kalokohan. Ano ang dapat gawin? Okay. Sa utos ni Moses, sa law of Moses, ang dapat po talaga doon, punishment ng stone to death. Iba-iba po kasi yung kanilang punishment. Merong papako sa krus. Pero pag ganun, ang kasalanan na immorality, ang kaso, ang parusa po doon, na stone to death. Dadaling ka doon sa
pintuan sa gate ng bayan at yung mga taong bayan nakapwesto na doon, babatuhin ka hanggang mamatay. Ang sabi ng Panginoon, ang walang kasalanan, maunang bumatay. At nung nawala na sila isa-isa, sabi ng Panginoon doon sa babae, neither do I condemn you, go and sin no more. Now, kung ikaw yung ano, kung ikaw yung babae na nahuli, na nakikiapid, at talagang papatayin ka na ng tao, then somebody saved you. Dito natin higit na mas maunawaan ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, kapag ikaw yung nasa posisyon ng recipient. Ang hirap kasing intindihin ng grace kapag ikaw yung magbibigay. Di po ba? Kapag ikaw ang magbibigay ng grace, ang hirap kasi sanay tayo. Hindi karapat dapat yan. Hindi ko ba't ko bibigyan yan? Sanay tayo doon sa ano eh, sa give and take system. Sa reward system. Pero kapag ang Panginoon, yung biyaya ng Panginoon ang pinag-usapan, pinakamaganda, mapuesto ka doon sa recipient. Ikaw ang tatanggap ng hindi ng unmerited favor ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Lahat tayo ay nagkulang sa ating Panginoon. Pantay-pantay tayo. Wala pong mabuti kung hindi ang ating Panginoon. Kasalanan po natin, dahil po sa ating nagawang kasalanan, papunta po tayo lahat ng impyerno. Hello? Ngunit dahil sa biyaya ng ating Panginoon, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin upang yung parusa na dapat natatanggapin mo, siya na ang tumanggap at tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is not cheap. Salvation is free, but it is not cheap. Nangahulugan po ito ng buhay ng ating Panginoon. Yung biyaya ng ating Panginoon, I pray sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na maging personal talaga ito sa buhay ninyo. Because without this, sa totoo lang, kung hindi mo mararanasan yung biyaya ng Panginoon, walang kahulugan ng inyong paglilingkod sa Diyos. Totoo lang. Magiging self-righteous Christian ka lang. Ang lagi mo lang ipagmamalaki yung nagawa mo sa church. Inaabot mo. Ako lagi nagpa-fasting, ako lagi nagpre-pray, ako lagi gumagawa nito, ako nag-donate, ako. Ako yun. Pero pag naintindihan po natin ang biyaya ng Panginoon, sa kabila ng mga nagawa nating mga kakulangan, nandun yung kamay ng Panginoon, binabangon tayo. And that what keeps us going. Ito lamang, ang biyaya lang ng Panginoon ang mananatiling magpapalakas sa iyo. Sa tao, mabibigo tayo. Even kay pastor, mabibigo kayo. Kaya nga, hindi natin tinuturuan tumingin ang mga miyembro na, di ba, natandaan yung tinuro natin yung foundation. Di ba? Ang foundation lang natin si Jesus. Opo, nandoon po, dapat maganda ang testimony ng mga lingkod ng Diyos, ng mga pastor. But sometimes, they fail. Di po ba? Pero ang ating Panginoon, He will never fail you. Laging nandoon ang ating Panginoon sa kabila po ng ating mga naging shortcomings. Ang binibigay ng Panginoon, ang tugon ng ating Panginoon sa atin ay ang kanyang biyaya. Now, this is the acronym ng grace. God's riches at Christ's expense. Ito ko po yan doon sa illustration ng sa encyclopedia ng illustration na gustuhan ko na ang biyaya ng Panginoon ay kaya tayo binigyan ng biyaya ng Panginoon dahil kay Kristo. Minamahal ka ng Panginoon ngayon, bawat isa sa atin, Sister Aya, Sister Joy, bawat isa sa atin, minamahal tayo ng Panginoon, hindi dahil meron kang ginawang kabutihan, kung hindi dahil kay Kristo. Kaya lahat tayo, walang may pagmamalaki sa harap ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen.